Hello, good morning, Kanani. A happy Mother's Day po sa lahat ng mga nanay sa buong mundo. At sana mag-ingat po tayo lagi sa ating pang-araw-araw na gawain. Ngayon, magbablog na naman po ako kasi magluluto ako ng tuna biryani. So, ito na po ang gagawin natin, guys. Try natin gumawa ng biryani. Sana magustuhan niyo po ang aking luto. So, start na po tayo, guys. Iunahin po natin magsalang ng kanin. I-half cook muna lang natin po yung kanin. Kasi hindi siya pwedeng overcook pag nag-biryani tayo. So guys, handa ko muna ang ating mga rekado. Start na tayo guys. Ito, hinanda ko yung ating mga Ricardo, naghiwa ako ng bawang, sibuyas, kamatis, tsaka yung tinadtad ko po yung luya. At nag-open ako ng tatlong tuna. At ito na, nakasalang na po yung ating kawali. Ito po, start na po tayo magluto guys. So, ayan guys, start na tayo magluto. Unahin po natin ang ating Kulayin po natin yung sibuyas. Pag pumula po na anak po yung nag-brown na po yung sibuyas natin, itunod po natin ang ating bawang. Bawang at luya. Para po yung hindi po mabigla yung mas mabango kasi yung lasa ng mga sibuyas pag yung hindi ba bigla yung pagkaka luto nila yung dahan-dahan na nai-extract yung tawag dito yung mga lasa ng mga sibuyas sa kabawang dapat so, muna ko ilagay po natin yung ating ito o bay leaves po tapos ito o. Ito yung cinnamon stick. Hindi ko kasi ito inalo sa kanin na yung mga alaga ko. Ayaw nila yung gusto na yung puti, yung maputi yung kanin. Kaya hinahalo ko na lang ito sa aking tuna. Saka ito po yung tawag dito. Nakalimutan ko. Kaya ko na isulat. Medium lang po yung apoy nito. Ayan na siya. So, pakpan po natin muna para maluto po yung kamatis. Para lumabas po yung katas ng kamatis. Open po natin. Medyo okay na siya guys. Hindi po na ilagay yung yung ating cardamom, lagyan na natin. So, ilagyan ko yung ng buo, tapos sa mamaya ilalagyan ko din ng powder. Ilagyan na natin yung tuna, guys. Tuna. Nalis ko yung iba, yung sabaw niya. Kasi marami sabaw. Nagtira lang ako ng konti para maluto yung mga Ito siya. Tatlong lata yung Kasi mga lima na cup ba yung kanin. Kaya nagdagan ko ng isda. Kaya lang, iwasan po natin na yung madurog ba. So, ilagay na natin to mga powder. Ito po, oh.
cumin. Kita niyo ba? Patayin natin yung cumin. Tantya-tantyahan lang, guys. Tsaka ito yung biryani masala. So, ito po yung lagyan po natin ng turmeric, yung dilaw. Para maalis po yung ito yung karamihan na inilalagay para maganda rin po sa katawan, pampaalis ng lansa ba. Parang luya din kasi ito eh. Nakalagyan natin ng chili powder. Okay na. Ito yung cardamom na powder. Okay, ito guys, mabango po ito yung curry leaves. Pampaalis. Lagyan ng asin. Hindi po sa ano ko lalagyan ko ito ng mga isang kutsara natin. Isang kutsara. Ano lang po lang na isang kutsara ba? Hindi po sa panlasa niyo guys kasi matabang po yung panlasa ng mga amo ko dito. Titikman naman po natin kung ito na yung lasa. Hindi na paalat na. Kulang yung kamatis ko. So, ang ilalagay ko na lang, dagdagan ko konti ng tomato paste. Ganito ko magluto yung bin-bin ko ba? Kung may kulang sa panglasa ko, dinadagdagan ko na lang. Para sa marap siya. Higyan po konting tubig. Tuyo na kasi eh. Dapat maraming kamatis. Ilang yung kamatis ko. Isa lang yung nailagay nung nandyan. I-absorb muna natin yung panlasa niya. Okay na siya guys. Lagyan natin ng lemon. Maasim. Gusto ng mga Arabo yung mga maasim-asim na pagkain. Kalahati lang. Kalahati ng lemon. Tugin lang natin saglit guys, tapos ilagay na natin yung kanin. Okay na siya guys, lalagay na natin yung kanin. Saan ba yung kalan natin? Ayun, sandok. Ay, baba po natin. Yata
Tapos nagbabad po ako ng yung saffron tsaka sa yung rose water ba. Paibabaw po natin. Pampabango po siya. Ayan. Tapos nilagay lahat. Mahal itong saffron. Kaya lang mabango ito sa pagkain. Tapos natin ng aluminum. Ayan mo natin siya guys ng mga ano lang. Mga 10 minutes po. Na nakaganito siya. Sa low fire po siya. So, papakita ko naman po mamaya kung luto na po siya. Wait lang po guys.